Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinangako sa krus na matay at inilibing sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. At doon nagmumula at paparito upang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Sinasampalatayaan ko ang Diyos Espiritu Santo at sa banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan at ang katawan at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Tayo po ay umuko at manalangin. Panginoon Diyos, aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, may kontrol ng lahat ng bagay dito sa mundo at sa kataas-taasan. Kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na buong pusong pagpapakumbaba. Alam namin, Panginoon, na hindi sapat ang aming mga sarili upang purihin ka. Ngunit, Panginoon, ang ayon sa iyong pagkakatawag, kami ay narito sa iyong harapan. Kaya nilalapit namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Siyasatin niyo po ang laman na aming mga isipan, ng aming mga puso. Ihanda niyo po kami, Panginoon, sa nais mong mensahe na aming marinig at madama sa araw na ito. Hayaan niyo, Panginoon, ang lahat na aming marinig, makikita, ay maisapumuhay namin ng naayon sa iyong kalooban. Dalangin ko, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na ang pag-iingat, pangunguna at paggabay ay sa iyo lamang po magmumula at ang pagpapala na nagmumula sa iyo ang siyang maranasan ng bawat isang mga anak mo. Dalangin din namin, Panginoon, na lahat ng aming gagawin ay iyon lamang po ang kapurihan at nararapat sa iyo. Kaya, Panginoon, sa iyong kabanal-banalan, sa iyong dakilang kapangyarihan kami nagpapasailalim, purihin ka, O Diyos. Ikaw po ang kumilos sa kalagitnaan namin, sa aming mga buhay at sa mga kapatiran pa namin wala rito, kayo po mag-ingat sa kanila. Dalangin po namin na ikaw po ang mahayag sa lahat na aming mga gawa simula sa praise and worship team, sa lahat ng gagamitin mo upang tumayo sa dakong harapan, gayon din Lord sa mga instrumento, sa mga gamitan na gagamitin namin upang purihin ka, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na lahat ng ito ay gagawin namin upang ihayag ang iyong dakilang pangalan. Dalangin din namin, Panginoon, ang iyong lingkod na maghahatid ng mensahe mo sa araw na ito. Ikaw nawa po ang siyang magtago sa iyong likod at patuloy, Panginoon, sa lahat na aming sasambitin, sa lahat na aming gagawin, ang ngalan mo lamang po ang siyang magliliwanag at maitataas. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo kami nagtitiwala dahil alam namin ang lahat ng iyong plano ay nasa iyong kontrol at ikaw ang mamumuna sa lahat ng aming gawin. Kaya purihin ka, Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. So bilang pagsisimula po sa ating gawain, tayo po ay mag-aawitan at hiniling ko na batiin po nawa na natin yung ating mga kapatid, kawayan po natin, ngitian po natin. Maging sa na mga nanonood sa atin online, welcome po sa ating pananambahan ngayon. Sige, awitin po natin itong awit na to at declare na ang ating Panginoong Jesus ang ating Diyos at buhay po natin. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Sige, tayo pa'y umawit. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula
sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, ikaw. Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at gumabay, wala sa iyong maipapantay. Amen po. Minsan paawitin po natin. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw, sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi, mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at tumabay, wala sa iyong maipapantay. Sabay po natin awitin. Kaya sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, sa iyong maipapantay. Oh Jesus, Jesus, sa buhay ko ikaw ang lumabas at tumabay, wala sa iyong maipapantay. Awitin natin, salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Oh, salamat Jesus. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat.
Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang dang magmahal sa akin ng katulad ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen po. Salamat sa iyo, Panginoon. At bilang pagpapatuloy po sa ating pagpupuri at pag-aawitan, no, isipin po natin yung mga bagay na nais natin talagang pasalamatan ng Panginoon, mga bagay na ginawa niya sa buhay natin, mga ipinagkaloob niya sa atin, pero higit sa lahat, no, pasalamatan natin siya for who He is at kung ano yung ginawa niya sa atin para sa ating kaligtasan, lalo na tayo ay magko-communion po mamaya. At patuloy po tayong umawit at purihin siya. Dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi ka dapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salang manunubos ang umako ng parusang nararapat sa'kin. Anong habag sa tulad ko'y ikaw ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at
wala na. Kahit minsan di nabahira na kabanal at kalwalatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suktula biyaya mo. Sabay po nating awitin at i-declare, O Diyos, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira na kabanal at kalwalatian. Salamat sa dulang biyaya mo, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Sabay po nating i-declare, hallelujah! 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 Oh, oh, oh. Hallelujah! 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 Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang
katulad. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Itatanghal sa buhay ko'y tangi ikaw, O Diyos. Sigit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Amen po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tunay nga po na siya ay deserving na ating mga papuri, na ating pagsamba, at magpatuloy po tayo sa ating pananambahan ngayon. Hallelujah. Tunay po na ang Diyos ay tapat sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Marami pong mga bagay na marapat lang ipagpasalamat sa Panginoon. Sa mga sandaling ito ay ating pong patuloy na itaas ang pangalan po ng ating Panginoon. Tunay po, O Diyos, na ikaw po yung aming pinupuri, dinadakila sa mga sandaling ito. Kinikilala, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming pong mga buhay. Marami pong mga dahilan ng aming pagdako sa unahan, pagpapahayag ng aming pagkilala, pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At alam mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Alam mo yung mga bagay na nais naming ipagpasalamat sa iyo. Salamat po sa mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo. Patunay, Panginoon, na ang buhay ay nagmumula po sa iyo, Panginoon. Ikaw po yung nagpapala ng lahat ng bagay. Salamat din po sa kalakasan, sa kagalingan, Panginoon, na binibigay mo sa iyong mga anak na nagkakaroon ng karamdaman
Subalit, Panginoon, nagtatagumpay at pinapagaling mo, O Diyos. Salamat dahil Ikaw yung aming dakilang manggagamot. Salamat po sa iyong provision sa mga pangangailangan. Salamat dahil laging sapat ang biyaya mo sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, maging sa iba pang mga dahilan ng pagluhod, sa ilang dahilan, Panginoon, ng aming pagdako sa unahan. Marahil, nagpapasalamat ang ilan para po sa protection, pag-iingat na galing po sa iyo sa bawat araw ng buhay. Marahil ang iba, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtatagumpay, Panginoon, sa mga pagsusulit, sa pagbibigay mo ng karunungan sa aming mga pag-aaral. Ang iba, Panginoon, nagpapasalamat maging doon sa kalakasan na ibinibigay mo sa kabila ng mga pagsubok o problema ng buhay. Salamat, Panginoon. Salamat po dahil meron kaming Ama sa Langit na malalapitan sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Mangyari nawa, Panginoon, na sa pamamagitan ng pagkapatong ng kamay ng iyong maliit na lingkod, yung igawal sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyong basbas at pagkapala. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, mga kapatid. Namiss nyo ba ang mag-church? No, kasi hindi ko alam kung ilan dito sa inyo ang nakapag-church last Sunday. No, medyo ilan lang, no. At sabi nga ng ating Pastor Larry Cameron ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makabiyahe dahil ang way papunta rito ay talaga namang super baha, no. Kamila Pastor Joseph, pero purihin ng Panginoon sa kabila ng lahat ng yon ay tuloy pa rin, ano, tuloy pa rin ang ating pagsamba. At ako nagagalak na narito ang bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Masaya ho ba kayo nandito kayo ngayong umaga? Amen, no? Kupurihin natin ang Panginoon. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Sabi sa inawit natin kanina, no, wala kang katulad talaga, Lord, eh. The best ka talaga, no? Whatever happens in our life, sabi doon, andun ang biyaya. Take note ha, doon sinawit natin, hindi lang basta biyaya, kundi sagad, no, sagad, or sukdulang biyaya ng Lord ang binibigay niya sa bawat isa sa atin. So, magang ito po tayo ay magpapatuloy sa ating pagsamba. Dapat ako nung last Sunday, no, kaya lang medyo nag-usog nga kami ng ating Pastor Larry sa aming mga schedules. Pero purihin ng Panginoon, ako naniniwala, in everything, in every season, ang Diyos ay kumikilos ng patuloy sa bawat isa sa atin. Ano? So umagang ito ay natin ang ating topic. It's entitled Finishing Well. Sabihin nga ninyong lahat, Finishing Well. Paano ko magtatapos? Paano ko gagraduate? Paano ko magtutuloy-tuloy sa lahat ng aspeto ng aking buhay? Mamaya pag-aaralan natin yan. At ang teksto natin ngayong umaga ay matatagpuan natin sa aklat ng Ikalawang Pedro, talatang isa hanggang kabanatang isa, talatang labing isa. Pwede mo ba tayong lahat ay tumayo? Ayan, tayo muna tayong lahat, no? Bilang paggalang sa salita ng Diyos, sabay-sabay ho nating basahin ang teksto ngayong umaga, 1, 2, and 3. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at hindi ng Diyos. Kung ganito ang gagawin, balik, ayan. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Next. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo po lahat ay ibuko tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay dumalapit sa inyo ngayong umaga. Taglay ang puso ng pagpapasalamat for all the great things and the good that you have done sa aming mga buhay. Haya mo, Diyos, sa sandaling ito, sa aming pagbubulay-bulay at pakikinig ng inyong mga salita, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, gawin mo mataban lupa, Panginoon, natatanggap sa iyo, Panginoon, natatanggap ng mga ito upang maging kagamit-gamit sa aming paglago sa aming mga buhay. Pagpalain bawat isang anak mo na narito at hayaan mo, Banal na Espiritu, na iyong pagkilos, ang iyong conviction na igawad mo sa bawat sa amin habang kami nag-aaral ng inyong mga salita. Purihin ka po, ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaupo na po tayong lahat. Okay. Sa, ayan. No. Okay, paki-next ate. Ayan, balik ata. Ako ata ang nag-ayan. Basahin ko sa English yung ating teksto ngayong umaga. Sabi rito, so, dear brothers and sisters, work hard to prove that you are really chosen among those who God has called and chosen. Do these things and you will never fall away.
then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Itong nakaraang mga araw ay mapansin natin na medyo hindi ito naging madali sa ating bansa. Tama ho ba? Marami ang medyo nagulat at hindi ata nakapaghanda doon sa bagyo na dumating. No? At nakita ko sa mga balita kung paano marami mga magsasaka, no, ang talaga medyo naapektuhan. At alam niyo, every time na magkakaroon ng ganitong trahedya, ang pinaka nalulungkot ako ay yung pinipicturan sa mga TV Patrol, sa Channel 7, yung kinukunan yung mga bukirin, no, yung mga bukirin na tumumba yung mga pananim nila, yung mga palay. No, yung mga palay na dapat sana ay aanihin na. No, aanihin na. Ito nakakahinayang. Sa lahat ng mga napapanood kong balita, dito talaga hinayang na hinayang. No, at kapag makikita ho natin yung mga mukha, no, mga magsasaka na ini-interview, talaga umiiyak eh. Di ba? Yung mga tinangay yung... meron pa nga yung mga tinangay yung mga... May nakita ko, may mga bangus eh, pumapasok sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung may mga bangus na pumasok sa loob ng bahay nyo noong nakaraang baha. No, tapos yung mga vegetables na dapat talaga aanihin na. Pera na yan eh. Pera na. No, pero hindi naani. Diba? Na-wash out lahat ng bagyo. At according sa kwenta noong nakaraang mga araw, umabot ng 3 billion ang damages nitong nakaraang bagyo. Infrastructure, agriculture, at marami pang iba. Pero pahujan yung mga buhay na nawala. Ang dami. Marami naapektuhan. No, at ako merong hope siguro yung mga magsasaka sa mga ganitong pagkakataon at lagi ko naririnig nila na hinihingi nila sa Department of Agriculture ay yung sabihin ay ganito, sana po ay bigyan kami ng puhunan para ano? Ano yung marinig nyo lagi? Para makapagsimula muli. No? Lagi natin naririnig yan. Sana po ay magkaroon kami ng puhunan para masimulan po uli namin yung aming nawalang kabuhayan, makapagtanim uli kami, makabili kami ng mga punla, para lang makapagsimula kaming muli. Gaano halaga sa kanila yung pagsisimulang muli. Pero somehow, ang issue sa mga magsasaka ay ito eh. Ang issue hindi yung basta makapagsimula lang muli. Ang issue ay ano? Yung maani yung dapat anihin. Ma-harvest yung mga palay na dapat, ay mga bigas, no, na ma-harvest. Ma-harvest yung mga isda na dapat nang ready nang ibenta. No? Makuha yung mga gulay na pwede nang ibiyahe. No? Sabi dun, ito yung issue. Paano aabot yung mga lahat ng yon, yung mga ani na yon, paano siya aabot sa market? Paano siya magiging pera at kabuhayan para sa ating mga magsasaka. Sabi dito sa ano natin, slide natin, pakipindot lang Ate Rhea. Ayan. Next. Ayan. Sige, pakipindot. Sabi dito, starting well is easy. Nag-agree ho ba kayo doon? Madali raw magsimula. Pero ano ang issue? Next, sabi doon, finishing well is the challenge. Madali raw ang simula. Bibigyan ng gobyerno ng puhunan ng pera, makakapagsimula yan. No, tapos makakapagtanim muli. Pero anong challenge sa mga magsasaka? Yung harvest season. Na kapag makuha ko yung itinanim ko, yun dapat. Yung output na sinasabi ang mahalaga. But all the challenges na kasama roon ay nasaan? Nasa simula ba? Or nasa dulo? Nasa dulo. Kahit na anong ganda at dami ng mga pataba at lahat ng mga kailangan gagamitan para matapos yung mga ani. But in the end, kung hindi rin pala siya ma-harvest ng maayos, ano sabi ng mga magsaka? Sayang lamang. No, sayang lang yung ano, yung mga pinuhunan namin, sayang yung effort namin. So ang mahalaga rito yung dulo na ating makuha, yung sabi ko nga kanina, yung ating mga output. Parang ganito lang yan eh, no, sa mga nag-aaral. Tapos kami ng mga nag-aaral. Wala nag-aaral sa inyo. Hindi kayo nag-aaral. No, yan, mga nag-aaral. 'Di ba? Ano ang challenge sa mga nag-aaral? 'Di ba? Makagraduate. Tama? Makagraduate. Yan ang target ninyo eh. Pinag-aaral ka ni mananay, pinag-aaral ka ni ate, ni kuya, ni tatay, para makapatapos tayo sa ating pag-aaral. No, at mga nag-aaral, di ba? Ngayon ata parang, ano ba, midterm ba ngayon, Sir Chester? Midterm ba?
parang mga ganyan eh, examination season ata to. Pansin nyo, nung nag-aaral tayo, mga dati rin nag-aaral, di ba? Ang exam binibigay yan kailan? Ilang buwan before eh, alam mo na yan, di ba? First grading, second grading, third grading, fourth grading. Alam mo na yan, pagdating ng third week ng November, example, third week ng November, ano yan, examination season namin yan. Pero yung totoo lang, kailan kayo nag-aaral? Ha? 3 months before? Ha? Gabi before. Di ba? Di ba? Totoo lang, so totoo lang, di ba? Mag-aaral ka kung kailan, exam bukas. No, kung kailan na malapit na, doon ka rarantsada, doon ka talaga magkukumahog, magmamadali ka. No, ganyan yun eh. Ganyan yung nakasanayan natin. Sa college, pagka medyo malapit na yung thesis deliberation, doon mo makikita mga puyat, mga walang tulong, magre-reklamo, wala na akong time mag-aral. No, kasi dulo na eh, sa dulo na. No, hinahabol niya na matapos yung kanyang ginagawa, na kanyang inaaral. Sa mga pumapasok sa military, hindi ko alam kung babalik pa ba ang C-18 natin. Yung mga pumapasok sa military, ni Sabis, pinapanood ko, pag-recruitment ng Philippine Marines, about 300 ang pumasok. Ang gumraduate, wala pang 100. No, ganun lang yun eh. No, marami ang nagsimula. No, pero pagdating sa dulo, ilan lang ang gagraduate. No, ganun din sa buhay ng pamilya, sa mga relationships. No, yung mga dati, no, nagliligawan pa lang, ang sweet-sweet niya, di ba? No, yung mga nagliligawan, no, susulatan pa yan, kumusta ka na? Lagi itong uso sa mga kabataan, eh, no? Maya, kumain ka na ba? Umaga, tanghali, kumain ka na? Nagtatanong pa yan, no, gabi, anong gawa mo? Nakakaamisa, nakakairita na mapakinggan, no, mga kabataan. No, we are too much, masyadong sweet yan. Di ba? Talo nga nga naman kung pwede na nga lang, mayak-maya katabi. Pero pansinin mo, nung mga 10 taon na mag-asawa, nung mga 5 na ang anak, kumain ka na. Wala nang ulam, babagal-bagal ka eh. Di ba? No? Dati yan nung ano, halos, mahal, dito ka, baka masagasaan ka. Dito, upo ka. Napaka-gentleman ang mga lalaki. Pero nung lumipas na, bahala ka, bilis mo paglalakad, maiiwan tayo. Di ba? Ganun na nangyayari. Nawawala yung simula. Nawawala pagdating sa dulo. Iilan na lang umaapot na pagdating sa dulo ay they finished well in their lives. Noon ang sweet-sweet, pagdating sa dulo, parang aso at pusa na yan. Walang ginawa kundi magbatuhan ng mga tinidor, ng mga plato, ng kaldero, aso at pusa na. Noon parang lovebird sila, pero pagdating sa dulo, aso at pusa na. We were best Christians in our life nung bagong tanggap tayo sa Panginoon. Nung nag-preach si pastor, nung merong speaker, naka-attend ka first time ng Bible study, nakarinig ka talaga, na-convict ka talaga, may paiyak-iyak ka pa talaga, no? Kapag ka, ikaw ay kumakanta sa Panginoon. Naka-attend ka ng camp, naka-attend ka ng gathering, naka-attend ka ng worship conference or kung ano mo mga conference, and you were so challenged na talaga sabi mo, paglabas ko dito, gagawin ko talaga lahat ng yan. Pero, kamusta? No, hanggang sa dulo ba nagpapatuloy yung commitment na meron tayo? Naalala ko yung tuloy yung isang kanta, babalikan ko ulit ito, pakiano nga Ate Rhea. Ewan ko kung natatandaan itong kantang ito. Sabi ng mamang ito, ano yun, basahin nyo nga. Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Kanta yan eh, kanta. Kuya Joseph, pwede ba kantahin mamaya? Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa. Labi ay may ngiti. Mga matay nagniningning. Ang ganda, diba? Ang ganda no setting, no? Parang pag tumitingin ka, nag-sparkle yung mata. Every time, lagi mo naalala, naiisip mo ako lagi. Pero ngayon, Ate Rhea, ano sabi ni Gary V? Ngunit ngayon, ano raw? Nagbago ka. Nasa na ang init ng iyong pagsinta. Ang pangako mo, hindi magwawakas. Mga kapatid, ito yung reality. Kaya ang title natin kanina is entitled Finishing Well. Sabi nga sa inyo kanina, ang pagsisimula, madali yan eh. Maraming tao magaling sa simula. Nakakarinig siguro kayo ng mga ganong, ano, ng mga ganong komento. Puro ka simula eh. Ayaw mo naman ituloy-tuloy. November na. Matatapos na ang 2022. Sabi mo, magre-reduce ka. Ano na nangyari sa'yo? Doble ka na. Ngayong 2022, December na next week. Next year na lang, Kuya Perds. Magsimula ulit ako January. Diba? Parang every time nababalikan ko, sabi ko, pakabilis ng panahon. Kailan lang? Nag-uusap-usap tayo. January, March, April, May, July. November na.
Pag nung pumasok kayo dito siguro, nakita nyo may Christmas decoration na sa labas. Nagsimula na ang ating Sunday School Department. No. So, at the end of the day, at the end ng ating career or ng ating ginagawa, ang nagiging katanungan dito ay, kamusta na tayo? Ano ang status? Kagaya ba tayo nitong awitin na to? Nagbago ka na. Nasaan na yung init? Nasaan na yung alab ng iyong ginagawa? Sabi, pangako ko nung una, hindi sana magwawakas. Kaya lang nangyari, ano, wakas na ako ngayon, Kuya Ferns. Next. Sabi dito, kung meron daw sigurong titingnan ang Diyos sa atin, alam nyo kung ano? Hindi naman sasabihin na, Lord, pagdating sa langit, ang galing ng simula mo, Pastor Joseph. Very good, Kuya Christian. You have a great start. No. Matthew chapter 25, verse 21, ano sabi? Well, ano daw? Well done, good and faithful servant. We would be judged by the Lord sa kung ano yung naging output natin sa end ng ating buhay. Ang sasalubong sa atin na Lord, sasabihin lang naman yan, magaling, natupad mo, nagawa mo yung pinagagawa ko sa iyo. But at this moment in life sa ating mga buhay, kamusta kaya tayo? Are we doing those things na magsasabi natin na pag nagawa ko talaga ito, talagang ito yung ultimate goal ko eh. Ito yung ultimate na pangarap ko. Ito yung ultimate na dream ko. Hindi ako nagbago, Kuya Ferns. Consistent ako mula noon hanggang ngayon. But in reality, aminin man natin o hindi, maraming pagkakataon sa buhay, we always start well. But we don't finish well. Nung mga nakaraang araw, linggo, ilan sa ating mga kapatiran ang sumapiling ng ating Panginoon. Buti Pastor, break tayo ngayon, ano? Dalawang linggo na tayong walang sinaservisyohan na ano, napatay. Pahinga muna ha, pahinga muna. Wala muna susunod ha. No? Pero alam nyo, what caught my attention that time? Yung video ni Nanay Carol, di malimutan yun eh. Yung pinaplay dito na sabi niya, kung magkakaroon sana ako, kung ma-extend pang buhay ko, ano sabi niya, if my life would be, English po yun eh, sorry, ano po, medyo English eh, no? Kung ang buhay ko ay bibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon, I will still use it to serve God. O, ganun na, sabi ng matanda, no? Itutuloy ko. Dulong bahagi na yun ng kanyang buhay. Parang ilang weeks na lang ata yun eh, bago siya sumapiling ng Panginoon. Di ba nakasarap pakinggan nung ganun? Sa dulong bahagi ng iyong buhay, sa dulong stage ng iyong buhay, you are ready to tell the Lord, Lord, eto na ako. Nagawa ko yung pinagagawa mo sa akin. And I'm very sure at that time when Nanay Carol entered heaven, eto ang sabi sa kanya ng Lord, well done. You have made your life fruitful. No, ginawa mo yung best para sa iyo and you served well in your life. Sa ating teksto, kung meron sigurong binahagi sa atin dito na comparison nito sa ating pinag-aaralan ngayong umaga, walang iba kundi yung sport na takbuhan or marathon. Kaya ngayon picture ko kanina sa ating simula, yung starting point, yung nakaganon, ano, takbuhan. Hindi natin pag-uusapan na yun, ang basketball, ang volleyball at iba pang mga laro. But we would be talking about the marathon or yung ating takbuhan or running the race. Sabi rito, we just have three things that we have to understand this morning sa ating pag-aaral. Unang-una, sabi ito, how are we going to finish our race? Paano tayo makakarating doon sa dulo ng maayos? Tingnan nga natin, number one. Sabi rito, to finish well, we have to commit to what? To excellence. Sabihin nga ninyo lahat, excellence. Ayan. Excellence. Pag sinabi natin excellence, ano ibig sabihin itong excellence, Kuya Ferns? Bago natin tignan yung commitment, pakitext na nga Ate Rhea. Next. Ayan. Sabi nito, ano ba ibig sabihin ng commitment muna? Pag-usapan muna natin yung commitment. Nitong mga nakaraang buwan, nitong mga nakaraang mga linggo, patuloy natin pinag-aaralan yung mga bagay na magdadagdag at magpapalalim sa ating buhay espiritual. Tama ho ba? Andiyan ang mensahe ng Pastor Larin, ng Pastor Joseph, ng Pastor Denson. Every Sunday, tinuturuan tayo how are we going to grow deep in our knowledge sa ating Panginoon. Kasi ang design ng Lord sa bawat isa sa atin, maging malago tayo. No, sa buhay spiritual natin. Now, how are we going to commit? Sabi ito ng definition ng commitment sa ayon sa dictionary. Sabi ito, commitment is the state or quality of being dedicated to a cause, activity, etc.
Yung sabihin doon, yung nilalagay mo yung sarili mo in the being, in dedication, no? Dedicated ka sa isang cause, maaaring sa isang pinaglalaban mo, or sa iyong passion, or sa iyong ginagawa, sa iyong activity, you are very committed na gawin iyon. At tingnan niyo yung pangalawang definition, ha? Nagulat ako nung ito definition ng commitment. Sa ano lang to, ha? Sa dictionary. It is an engagement or obligation that restricts freedom of action. Ibig sabihin daw, meron kang obligasyon na kailangan mong matapos. Meron kang desire na kailangan mong maisakatuparan. And you have to restrict freedom of action. Kaya nga sa mga mag-aaral, pag mag-e-exam, di ba? Hanggat maaari, ano? Wala ka muna cellphone, ha? Tumigil ka dyan. Kailangan ipasa mo yung exam mo. No, wala ka cellphone, isang linggo. Nakko! Bakit? Kailangan mo kasi mag-sacrifice yun, eh. Di ba? Oo. Ang kanin mo ngayon, kalahati na lang, ha? Hindi ka nakakain ng kanin tuwing gabi. Oo, kasi masyado na, masyado nang sumusobra. Nasusobrahan na. Di ba? Minsan nalilimitahan. But you have to do it because of your commitment. Sabihin nga natin lahat, commitment. Di ba? Kaano tayo ka-committed sa ating mga ginagawa? Tatlo lang naman yung commitment na pag-aaralan natin ngayong umaga. Sabi ko kanina, commitment to excellence. Next. Sabi dito, 1 Corinthians 9:24. Alam ninyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Wala naman tayong nakita siguro na pagdating sa marathon, eh, papasok yung isa, may dalang barbell. Wala naman ganun. Ano ho? Lahat sila tumatakbo. Sabi doon, pero, ano sabi? Iisa lang ang nagkakamit ng gantimbala. Everyone starts, but only one finishes well. Isa lang nagiging champion dyan. Kaya ano, ano encouragement sa atin ng Lord? Sabi nito, kaya ano raw, yung kulay pula, pagbutihin ninyo. Pagbutihin ninyo. Do your best. Alin? Ang inyong pagtakbo para ano, kamta ninyo yung gantimpala. How are we going to do our best? Ito yung issue na binabanggit ko kanina, eh, no? Ang desire ng Lord sa atin is for us na gawin natin yung servisyo natin sa Panginoon. Gawin natin yung commitment na meron tayo sa ating Panginoon. Pero ang tanong, paano mo ginagawa yung commitment na yan? Paano mo sinasabi sa sarili mo, or paano mo binabanggit sa Panginoon kung paano mo tatapusin itong desire na ito ng buhay mo? How are we going to do it in our lives? Marami kasi nagsisimula nga, sabi ko sa inyo, marami puro ano, eh, puro nagsisimula pa lamang, no? Marami ang mga bagay na biniginagawa natin pero hindi kinakikitaan ng commitment. Naalala ko nung nakaraan ang challenge ng Pastor Larry sa atin ay ito, eh, no? Si Pastor Larry ba o si Pastor Joseph? Umulan lang, bumaha lang. Eh, pero naman, Sunday, talaga naman, napakahirap ng kalagayan, eh, no? Pero yung konting ambon, mag-church pa ako? O hindi? Baka ako matunaw, eh. Pagka nagsimba ako ngayong umaga, di ba? Naku, hindi ako nakapag-plancha ng damit kong maganda para magsimba. Commitment ba yon? No? Kung titingnan natin, ang sabi na ang challenge sa atin dito ngayong umaga, sabi doon, pagbutihin ninyo. Do it excellently. Hindi ka lang basta tumatakbo. Hindi ka lang basta nagseserbisyo sa Panginoon, kundi you are doing things with excellence. No? Yung hindi yung sabihin natin, hindi patakbuhin. Hindi basta gumagawa ka lang. Hindi basta ikaw ay nag-ano lang, nagseserbisyo lang. Hindi ganun. Ang nais ng Lord sa atin, ano? Pagbutihin ninyo yung ating mga serbisyo sa ating Panginoon. Marami kasi, sabi ko nga kanina, kapag tayo ay nagsimula sa ating commitment, minsan, hindi na 100%. Ang Diyos, nung nagbigay sa atin ng paraan para tayo ay maligtas, nung binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para tayo ay maligtas sa ating mga buhay, tayo po ay binigyan ng Diyos ng the best. Ang ating Panginoong Jesus, ang binigay niya sa atin ay the best. Amen? No, ang binigay niya, buhay, eh. No. Pag tayo nga nagbigay, 'di ba? Minsan kung ano lang yung sobra, no, yun ang ibibigay natin. Pero si Lord hindi, eh. Ano binigay niya? Yung extra lang ba? Hindi, eh. Buhay
ang ibinigay ng Diyos. Buhay niya ang ibinigay sa atin. Hindi ito madali. No, hindi ito nagiging dahilan. Itong batang ito, ipapako natin sa krus mamaya. Pakikuha mo na kayo, Joseph. No. Ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, 100%. Hindi siya nagbigay sa atin ng kalahati lang, hindi eh. No, ang binigay ng Diyos sa atin, buo. Ganun na pag nagbigay ang Diyos. Kaya nga sabi sa inawit natin kanina, wala kang katulad, wala nang pihigit pa sa iyo. Why? Because God, when God's giving us, He gives us the best. Amen po ba ron? Hindi nagbibigay ang Diyos. Minsan, sabihin natin, kulang-kulang lang or parang hinayaan lang ng Diyos na mangyari na lang. Hindi eh. Hindi biro ang pinagdaanan ng Lord nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. At mamaya, alalahanin natin. Di ba? Ang gagawin, anong gagawin natin? No, mamaya, alalahanin natin yung binasa natin kanina, ako ay sumasampalataya. Si Jesus nagdanas ng hirap kay Poncio Pilato. Ano, di ba? Pinahirapan, namatay, tatlong araw siyang nilibing, at muling nabuhay. For Jesus to finish His commitment, for Jesus to finish the race, He has to endure all of those things. And He did it with excellence. Ito nga yung sinasabi ko kanina. No, kapag pinag-usapan natin yung excellence, hindi lang tayo basta gumagawa ng isang bagay. Masabi lang kasi na ginagawa mo yan. Kaya ang tanong sa atin dito ngayong umaga, eto, are you a person of excellence? Sige, tanongin nyo nga sarili ninyo ngayong umaga. Are you a person of excellence? The best ba talaga pag para sa Lord? No. Pag-usapan natin ang oras. For example, are you a person of excellence pagdating sa Lord? Pag sinabing 10 o'clock, 10 o'clock dapat na andyan ako. Pero pag sa school, hindi ka malalate. Or pag sa trabaho, bawal kang malate. Pero pagdating sa Lord, no, pagdating sa Lord, okay lang ba malate? No. You are giving God our best. Hindi ko sinasabing yung pinakamarangya at pinakamaganda. Diba? We are giving God our best. Mamaya, may offering tayo. No, may offering. Ito, lagi ko itong kinukwento at lagi ko itong sinasabi. Pag nagbigay tayo sa Lord, pag nag-offer tayo sa Lord, the best ba yan? Pag sinabi kong the best, hindi ito yung pinakamahal ha. But ito ba yung the best para sa'yo? No. Or yung pag nag-offering mamaya, hahanapin natin yung pinaka kulubot, yung pinaka kalahati na lang. Total, hindi naman makikita ni Ate Merlian. Okay lang, bigay mo na yung pinaka, bago yung malutong iiwan mo sa wallet mo. Okay ba yun? No, para sa Lord. The best ba yun? Para sa Lord. Sa mga kabataan, ito lagi namin challenge sa mga kabataan, especially if you are in the ministry. Don't be satisfied to what you are doing right now. Yung pagtugtog ba, lagi nga sinasabi ni Kuya Ivan yan, galingan mo. Pag tumutugtog ka, gawin mo ng mas maganda. Kung pwede nga, aralin mo pa, mag-research ka pa para ma-improve mo pa yung sarili mo. That's how you are going to do your best. Amen? No, hindi tayo basta na upot na lang, magsabi lang, makapagsimba. Sige, simba na nga ako. Okay, kasi Linggo eh. Sige, simba na ako. Pag kumakanta ng worship song sa Lord, kumakanta ka ba? The best na ba yung kanta mo? Wala kang katulad, wala nang higit sa... Wala kang katulad. Pero pag kumanta ng video ko yan, at ganun pa, pag video ko sa bahay. Di ba? Pagdating sa ganun, the best ka. But pagdating sa Lord, hindi. Di ba? Sabi ko dito, lahat ng bagay na ginagawa mo dapat sa Lord, the best. Amen? Kasi siya yung the best eh. Pag nagbigay siya, the best nga para sa'yo. Tapos pag nagsukli naman tayo sa Lord, hindi yung the best. No. Whatever we do, ano yung servisyo na ginagawa na? Kaya ba, pag Sunday, dapat talaga Sunday, dapat naka-ready ka. Yung best ko ang gadaling ko pagpasok ko sa pintuan na yan. Pagpasok sa pintuan, yung best na kanta, yun ang kakantahin ko. Yung best na offering, yun ang ibibigay ko. Yung best na pakikinig, gagamitin ko ang tenga ko. Amen? That's how we do our best to God. For us to be able to finish well, sabi to sa number one na pinag-aralan natin, you have to be committed to excellence. No, excellence. Kaya mga kapatid, tandaan nyo yung tanong na yan. The best ba para sa Lord yung mga ginagawa natin ngayong umaga? Ikalawa, sabi rito, kapag tayo ay nagsiservisyo at nagkakaroon ng commitment sa ating Panginoon, number two, we have to be committed sa ating saan? Sa endurance. We are to be committed
to, we have commitment to endurance. Nakikita niyo yung itsura ng mama? Ha? Ano itsura niya? Malapit na eh. Malapit na. Isang dangkal na lang. Hindi umabot saan? Sa finish line. Mahapang na. Hindi pa tinuloy. Hindi pa tumodo. Alam nyo, ito yung malimit na nangyayari. Marami pagkakataon, pagdating sa usapang takbuhan, ito ang problema. No, hindi lahat nakakarating sa dulo ng maayos. Pansin niyo, pag enrollment sa school, ang dami nag-enroll. Pero pagdating sa dulo, ilan ang gumagraduate? Ilan na lang. Ang natitira, yung nag-aral maigi, yung nakatapos ng mga assignment, yan ang pumapasa. Pero pag hindi ka umabot doon, ano yun, you cannot finish well. Now, sabi dito, sa takbuhan daw ng buhay, sa takbuhan natin sa ating spiritual life, we have to commit. No, kailangan tayo maglaan ng panahon saan? Sa endurance. Kasi ang endurance daw ay tumutukoy sa mga bagay na sabi ko kanina, meron kang mga restrictions, meron kang mga pahirap na gagawin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 9, pakibasa ko natin. Next. Sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27. Verse 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may ano raw? May disiplina sa lahat ng bagay. Issue to ngayon eh. Lalo sa mga maraming Pilipino. Mga Pilipino, magagaling sa lahat ng bagay. Malikhain, masayahin, ano ba, kahit may bumabagyo, tumatawa pa rin. Masaya mga Pilipino eh. Okay tayo dyan sa mga bagay na yan. Pero saan tayo mahina? Ang mga maraming Pilipino, kulang sa disiplina. Lagi ngayon traffic palabas ng Cavite City, tama? Papunta at pabalik. Sana hindi kayo isa doon sa mga napicturan na papunta Nobeleta, yung mapapasalubong, sinalubong naman. No? Tapos magagalit pa. No, kasi hindi marunong sumunod eh. Hindi marunong sumunod. Simpleng traffic lang yan ha. Simpleng traffic. Pero tingnan nyo, walang disiplina ang maraming Pilipino. Sinabi ng dito ang tawiran. Saan tatawid? Bilis mo. O, tapos yung isang beses ano, may balita. Ayun, nahagip. O, kulong. Kulong yung truck driver. Nagulat siya, may tumawid. Eh, hindi naman tawiran yun sa Quezon City ata yun. Diba? Ano kulang sa maraming Pilipino? Disiplina. No, disiplina. Pag sinabi natin, ganito ang oras, dapat ganyan talaga yung commitment natin sa oras. Pag nangako ka ganito, dapat tumparin yung pangako mo. Pag sinabi ng gobyerno, ganito yung batas. Oh, dapat susunod ka. Hindi, minsan mga Pilipino, pag nasa ibang bansa, magagaling. Sumusunod, di ba? Pero pag sa Pilipinas, ano yan? Walang tao. Ihina ako, hanap ng puno. Sana walang ganun dito, ha? Yung mga hanap ng puno, o hanap ng mga, sinabi ng, bawal pitasin ang bulaklak. Ganda, kulay pink. Diba? Kaya nga, nasa park, bawal pitasin. Pero mga ng Pilipino, pipitas pa rin. Diba? Kulang tayo sa disiplina. Ito ang sinasabi, lahat ng malalaro, tinetrain yan, dapat may discipline sa kanila. Kaya mga estudyante, dapat may disiplina pagdating sa oras. You should be strict. Narinig ko ito, tinuturo na Ate Jess kanina. Diba? Sa mga kabataan. Pag-exam, wala mo ng ML, wala mo ng laro, wala mo ng cellphone. Dapat you should be strict to yourself. Bakit? Kasi ang tendency, pag hindi tayo naging stricto sa sarili natin at hindi natin binigyan ng importansya, itong mga bagay na to sa ating buhay, gagawin natin yung mga bagay na gusto natin. Pagdating sa dulo, pagdating ng exam, ano ka? Ikaw ay isang malaking kamote, no? Or isang malaking itlog ang iyong grade sa school. Bakit? Walang disiplina eh. Gagala muna ako, pupunta muna ako dito. Ganun eh, uunahin natin ng maraming bagay, wala tayong disiplina. Kaya sa verse 27, ano sinasabi? Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. Alam niya, mahirap. Mahirap kayo tumakbo. Diba ho? Pero nila, kung inabol kayo ng aso, mabilis talaga ang takbo mo niyan. No? Pero yung takbo na ganito, marathon ho ang pinag-uusapan dito. Endurance. Pagdating sa dulo, gaano ka-passionate doon sa ginagawa mo? Aabot ka ba sa finish line? Nung kabataan kami nila, Kuya Joseph, talagang lagi namin trip na trip, no? Magpalaki ng katawan eh. Ngayon, magpalakihan na kami ng tiyan, no? Ng ilang mga kababata ko rin. No? Pero noon, ang commitment namin, talaga sabi ko, grabe kasi kay Joseph. Hindi ko kaya noon. Kasi binubuhat ni kay Joseph, ganyan kalalaking barbell eh.
E ako, ganyan-ganyan lang nung una. No? Sabi ko, ganyan. Sabi ko, grabe si Joseph, antindi magbuhat. No, sabi niya, sinusupil, pinahihirapan ang katawan. Bakit? Meron ka kasing target na gawin. Meron kang gustong bilhin, meron kang target na mabilhin. Ano gagawin mo? Mag-ipon ka. Mag-save ka. Diba? Hindi yung gusto kong makabili, mapalitan yung ating ganito, ganyan. Eh kung gumasta ka naman, gasta dito, gasta doon. Sabi doon, sinusupil ang aking katawan. Para sa ano? Upang sa gayon, hindi ako maalis sa paligsahan. Bakit? Ito kasi nangyayari. Kapag hindi ka commitment hindi ka committed sa endurance, ano nangyayari? Pwede kang matanggal sa laban. Pwede kang hindi umabot sa iyong dulo. Si Manny Pacquiao, every time na meron siyang laban, pinapakita ng mga balita kung paano siya nagtitraining. Tama? Nakikita niyo yung tumatakbo sa Baguio, paakyat. Ang hirap kaya tumakbo ng ganun. No, tapos pagdating, hihiga, ginugulpin ng tubo. Nakikita ko yung tubo, pinapalo sa tiyan. Sakit kaya nun. Diba? Pero anong kapalit nun? Championship. Manalo. Para pagdating ng laban, ready siya. Alam niyo mga kapatid, sa buhay kasi ang tinutukoy sa atin ni Pablo ay ito eh, no? Ang buhay parang takbuhin. Hindi ito nagsimula lamang. Ang buhay Kristiyano, hindi ito simula lang. Hindi ito nagpapatuloy lang. Ano ang pinag-uusapan natin? Gaano ka matatapos sa buhay mo? Gaano ka magiging committed sa iyong ministry involvement? Gaano ka magiging committed sa Panginoon every time na ikaw ay maglilingkod sa ating Panginoon? Kanina sabi ko, dapat the best. Ngayon pala, ano, kahit mahirap ay tinitiis natin dahil ano, bahagi ito ng training sa atin ng ating Panginoon. Itong nakaraan linggo, sino sa inyo rito ang walang problema na naisip? Walang problema dinaanan kahit isa. Di ba halos lahat tayo meron? Problema mo, wala kang masakyan. Minsan, yung iba sa atin dito, ngayong umaga, hindi ko alam, maaaring yung iba sa inyo dito, nakangiti lang sa labas, pero deep inside, you are in pain. Maaaring yung ila sa inyo dito, marami kayong struggles in your life, sa inyong sariling buhay. Kuya Ferns, bahagi ba ito ng pagiging Kristiyano ko? Yes. Why? Because God is making you strong with those hardships in life. Hindi pwede puro saya lang at puro ngiti at tawa na lang tayo. Di ba? May pagkakataon na umiiyak din naman tayo eh. May pagkakataon na sasaktan tayo, pero ginagawa ang lahat ng yan. Hinahayaan ng Panginoon ang lahat ng yan para tayo ay mapalakas. Sabi nito, don't quit. Magkasusuko. Tuloy ang laban. There's something I'm developing in you. Merong dine-develop si Lord sa atin. Amen po maron. Kaya kayo nandito ngayong umaga kasi may dine-develop at may inaayos pa ang Panginoon sa atin. Kaya yung sabi tayo, yung mga pahirap sa iyo ay gagamitin para tayo ay mapalakas ng ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo, when I am weak, I am strong. Kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Mga kapatid, ang buhay o ang struggles in life, bahagi ho yan ng ating serbisyo at ating paglilingkod sa Panginoon. Maaring sa umagang ito, naiisip nyo na minsan na mag-quit na ako or suko na ako. Kuya First, ayoko na eh. No. Pero pwede ba? Paalalahan na naman natin yung mga kapatid natin ngayong umaga. Bakit pwede pakisabi sa kanya ito? Harap kayo ng nakapartner. Lalaki, kung lalaki ang katabi nyo, pakisabi to, Brad, huwag ka susuko ha. Sige, ganun nyo lang. Kaya sabihin nyo lang, ganun. Oh, yung babae, sis, ate, tuloy ang laban, ha? Sabihin nyo. Kasi baka may nakaganyan na yan, no? At least, yung palang sasabihin ninyo, oy, tuloy ang laban. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Tuloy ang laban. Huwag ka susuko. Don't quit. No? Because God is just putting all of those things sa ikalalago at ikalalakas natin. Maraming iba kasi, we have talked to some of the people na halos ayaw na eh. Ayaw ko na mag-church. Nahihirapan na ako. No, pagod na ako. Yung first, ang tagal-tagal ko na pinagpe-pray ito. Pero wala nangyayari. Kapatid, huwag kang susuko. Tuloy ang laban. Yes, we have struggles in our life, but God is using all of those things to make us strong. At pangatlo at panghuli, bakit ako magkukumit sa lahat ng ito? Because there is a price. No? Merong gantimpala sa dulo. Hindi lang
po tayo basta tumatakbo sa buhay nito. Hindi lang tayo basta nagseserbisyo sa Panginoon. Bakit? Kasi meron niyang ending. Ang lahat ng tumatakbo, meron silang target or finish line na tinatawag. Sa ating mga Kristiyano, ano yung finish line na meron tayo? Pagka titingnan natin sa ating sa Biblia, nilalagay ng Diyos ang dulo na bahagi ng buhay as our finish line. Pagdating doon sa part na yon, gaano ka umaabot ba sa finish line? Magkaiba ho yung takbong sprint at yung marathon. Yung sprint, yung 100 meter dash, 200 meter dash, pabilisan ng takbo yan. Mula rito hanggang kanto siguro, hanggang Alpha Mart, unahan makatakbo. Yun yung sprint. Pero pinag-uusapan ho natin dito mga kapatid, marathon. Mga ito hanggang Manila. Mga ito hanggang Tagaytay. Hindi ka pwedeng tumakbo ng mabilis agad. Baka wala ka pa sa McDo, ayawan mo na. Tama? Pero all throughout, marahan ang takbo, pero dire-diretso. Ganon ang laban. It's a marathon because there is a prize. Ano sabi ng 2 Peter chapter 1? Basahin natin. Dahil dito, anong challenge sa ating mga Kristiyano? Sikapin ninyo. Try. Ano sabi ng Lord? Alam kong mahirap, but you do your best. Commit to excellence. Sikapin ninyo ang ano? Ano yung ating pagsisumikapan? Sikapin ninyo, idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Try. Ano sabi ng Lord? I-try mo na maging mabait, na maging mabuti. At sa ating kabutihan, ano ang itatry natin? Ang kaalaman. You increase your knowledge. Sa iyong kaalaman, ano ang dapat pang mapakapangyari? Ang pagpipigil sa sarili. Yan yung sinasabi ko kanina. Pipigilan mo sarili mo. Kasi pagkasweldo talaga, talagang dami kong pera, dami kong naiisip na bilhin dito, bilhin doon. Pero hindi, pipigilan mo sarili mo. Pipigilan mo ng, sarap ng pagkain, pero kailangan commitment. No, kailangan mong pigilan ang iyong sarili. At sa iyong pagpipigil sa sarili, ano resulta nun? Ang katatagan. No, you become strong. As you do all those things, nagiging matatag ka. At habang nagiging matatag ka, ano na de-develop? Ang pagiging makadiyos. Pansin ninyo, nakikita nyo sequence? No, noona, starting saan? Sa ating faith. Do sa pagkaalam natin kung anong mabuti. No, but sa dulo, nagiging makadiyos. Next, ate, ano sabi ni Pedro? Sa inyong pagiging makadiyos, ano ang na-develop? Ang pagmamalasakit saan? Sa mga kapatid. Diba? Kaya nga, pinapaalalahanan ko kayo kanina. Medyo, kamustahin nyo naman yung katabi ninyo. No, paalalahanan natin sila. Baka meron ho tayong mga kapatid na hindi nakakapag-church. No, kamustahin naman natin sila. At sa inyong pagmamalasakit, ano na na-develop? Nagkakaroon ng pag-ibig. Or there's love na na-develop sa atin. Ano sabi ng verse 8? Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakalala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. You see, we have all those things na nilaan sa atin ng Panginoon na ano, kailangan ito yung daanan natin. Kailangan natin ng commitment sa lahat ng yan. Kailangan natin na maging passionate sa lahat ng yan. Kailangan natin gawin yung best natin sa lahat ng yan. Bakit? Kasi ito yung goal, no? Upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesus ay wag daw mawalang nakabulan. Ibig sabihin, para hindi masayang. Sayang naman yung pinagsisimbo mo every Sunday. Kung magdating naman sa church, hindi ka naman the best para sa Panginoon, no? Pagka kanta, hindi naman the best ang kanta mo, sayang lang. Diba? Sayang naman yung nakaupo kayo dyan na dapat ay nakikinig tayo sa mensahe ng Panginoon. Pero kung habang nakaupo tayo, iniisip mo kaya ulam namin mamaya. Buta ko ng palengke, dadaan pa ako, wala pa akong bibiling ganito, ganyan. Sayang naman kung ganoon. Diba? Sayang naman kung magbibigay tayo sa Panginoon. Sabi ko kanina, kung magbibigay din lang tayo sa Panginoon, sayang naman kung hindi the best. Paano ma-appreciate ng Lord yan? No? Ang sabihin ng Lord, tira-tira lang yung binibigay mo sa akin eh. Edi, buti na lang, hindi ganun ng Lord. Buti na lang, the best pa rin siya magbigay para sa atin. Next. Kasi, eventually, sa Hebrews 12, ang sabi nito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng maraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin.
May panawagan sa atin dito mga kapatid ngayong umaga. Ang dami palang nanonood sa atin. Pagdating sa langit, makita natin yung mga nasa panahon ng Bible at maribang mga believers na nauna sa atin. Lahat sila nanonood sa atin. Lahat sila nagchichiring sa atin. Go, go, go! Tuloy ang laban! Idiretso mo hanggang dulo. Kaya nasabi, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan na ating sinalihan. Tiyagain mo! Ang sabi ng Bible, bakit? Those people who around us are looking out upon us. No, nanonood sila at nakikita ang ating mga kalagayan. Kaya mga kapatid, sana, no, ang naisin at alam ko ang desire ng Lord sa bawat sa atin is we do our best sa ating commitment sa ating Panginoon. Next. Sabi ni 2 Timothy chapter 4 verse 7-8, ito ang sabi ng isang apostol o si Pablo na sumulat nung ating teksto. Ang sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Sinabi ni Paul ito sa dulong bahagi ng kanyang buhay. Naalala ko ulit tuloy si Nanay Carol, no? Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. I fought well, sabi niya. Ginawa ko yung best ko. Sabi niya, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Eh, di ba ang ganda? Na pagdating sa part na yun, sabi mo, yes, I was able to finish. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Though may struggles in life, still, he kept the faith. Verse 8, ano sabi niya, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Di ba napakaganda? Paul is looking forward saan? Sa prize na meron siya. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Wow! Asarap pala. Pagdating sa dulo, at the end of our life, at the end of our ministry, at the end of our career, kung meron sigurong sasalubong at meron magpuputong sa atin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. At siya magpuputong sa akin ng korona, hindi lang para kay Paul, kanino, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagpapalik. Mga kapatid, ito yung dahilan. Ito yung desire. Ito yung commitment kung bakit. Kasi we have to endure everything. We have to do it excellently because there is a prize someday. Meron ho tayong naisin at goal na dapat marating. Ang usapan dito, pare-pare tayong makarating sa finish line ng maayos. So, with that, isang pagkakataon sa aklat kasaysayan ng Olympics, etong si John Stephen Aquari, runner siya ng bansang Tanzania. No, 1968, etong mamang ito ay tumakbo. At sa kanyang pagtakbo, nabalian siya dito. Ayun, dito. No, nabalian siya. Tatapos yung laban. Nakarating yung mga tao sa finish line. Nakarating yung kanyang mga kalaban, nakarating na sa finish line. Natapos na ang event. Hanggang sa magsasara na yung mga announcer, mga TV reporter, nag-pack up na sila. Walis na, tapos na laban. Maya-maya, after na mga 3 oras, may dumarating, may tumatakbo. Itong maman to, gaganyan, iika-ika. Iika-ika siya. Pinilit niyang takbuhin pa rin ang laban. Pinilit niyang makarating pa rin sa dulo. Bagamat iika-ika siya, bakit hirap na hirap siya, pinilit niya pa rin takbuhin. Kahit alam niya nang talo siya, pinilit niyang dumating sa dulo. Bakit? Ano sabi niya? Hindi ako pinadala ng bansang Tanzania para lang magsimula ng laban. Pinadala nila ako dito para ano? Para makarating sa finish line. Itong mamang ito, he was committed to excellence. He was committed in his endurance and because he knows what is the prize ahead. Ano yun? Marating ko ang finish line. He was a living example sa lahat ng Olympians noong mga panahon na yon. And his story is very much inspirational sa maraming mga atleta hanggang sa panahon natin. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin. Minsan gusto na nating umayaw, gusto na nating sumuko, gusto na nating bumigay, gusto na nating iwanan, gusto na nating layuan.
may pagkakataon na gusto na nating tapusin ng maaga ang ating mga commitments. Yes, there were times nagkamali tayo, hindi tayo tumuloy sa ating laban, may pagkakataon hindi natin nagawa ang the best natin. But this morning, God is reminding us, andito ka pa ngayong umaga, and you still have the time to finish well the race that was set before you. Mga kapatid, the fact na narito kayo ngayong umaga, pinaalalahan tayo ng Diyos to finish well. To finish this race of life. At kung meron siguro akong panalangin sa bawat sa ating ngayong umaga, ay ito. Sa buhay na ito, sabi ito, in this race of life, we have to finish well. Tapusin natin ang laban. Umabot tayo hanggang sa dulo. Pagkakataon, umiyak, masaktan, yes, it's all part of it. But our commitment, if we would do our best sa ating Panginoon, we would be able to finish well. Tayo po ay lumuko at tayo po ay dumalangin. Lord, sa umagang ito, we believe it is your desire, Lord God, for us to run this race of life. Lord, may pagkakataon na minsan nahirapan din kami. May pagkakataon, Lord, na sumusuko din kami. May pagkakataon, Panginoon, nawawala kami ng pag-asa. May pagkakataon, Panginoon, nag-give up kami. May pagkakataon, Panginoon, umaayaw kami. May pagkakataon doon, umiiyak kami. May pagkakataon, Lord, nasasaktan ang bawat sa amin. May pagkakataon, Panginoon, gusto lang namin bumalik. May pagkakataon, Lord, ayaw na namin tumuloy. But this morning, you are reminding us, Lord God, for every reason of it, Panginoon, that you want us to finish this race of life. At di lang basta matapos, but you want us to do it excellently at umabot kaming lahat sa finish line. Lord, sa umagang ito, we give our commitment to you. Paalalahanan mo kami, Panginoon, sa pagkakataon na kami nakakalimot, sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi po namin nagagawa ang the best namin para sa inyo. But still, you are here, Lord God, giving us your grace. Binibigyan mo sa amin ang sukdulang biyaya mo po, Panginoon. And we thank you, Lord God, for all of those things na ibinihayaan mo maranasan namin. This morning, we are committing everything to you, Lord God. We commit our lives to you. We commit ang aming bansa. We commit, Panginoon, ang aming trabaho, ang aming pamilya. We commit everything, Panginoon, sa inyo. Nawa, ikaw na po ang mga manguna at maghari at susundin namin ang iyong naisin para sa bawat sa amin. Help us, Lord, to do our best and give our best para po sa inyo. And this morning, Lord, mula ngayong araw na to, hayaan mo na iakyat namin sa isang panibagong antas ang mas maiging paglilingkod, ang mas maiging serbisyo para sa inyo, Panginoon. And we would continue to do our best because you are the God who always giving us, who is giving us the best. Sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at lahat ng pagsamba. Hayaan mo po, Panginoon, that we would all finish this race of life as we reach out the prize na nanggagaling po sa inyo. Be with us, Lord, as we continue to worship you sa lugar na ito. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. Ito po'y dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin at Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa umaging ito. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin muli ng pagkakataon upang malaya na sa iyo ay makapagpuri at ikaw, Panginoon, ay aming pakinggan mula po sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa mga paalala na kailangan namin, Panginoon, na magpatuloy at tapusin, Panginoon, ang aming pong ang iyong pinagkaloob sa amin na naisin at patuloy po, O Diyos, na sa buhay na ito, mag-fulfill namin, Panginoon, yung mga bagay na nais mo sa amin, Panginoon, bago kami tumungo dyan sa iyo, sa aming tunay na tahanan. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang mag-ingat sa bawat isa, pauwi patungo sa aming mga tahanan, at nawa, Panginoon, ay magkaloob ng isang masaganang pananghalian kasama po ng aming mga mahal sa buhay. Gayun din ay aming hinihiling na iyo po kaming samahan at ingatan, Panginoon, sa buong isang linggong darating, ano man ang aming gagawin, ikaw po nawa ang aming mabigyan ng karangal at kapurihan. Purihin ka, dakilang Ama, salamat po sa iyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.